Hey guys, it's me Red and welcome back to my channel. So it's already May and April has gone by so fast and I think that it's finally time for me to upload my first ever monthly favorites video. Actually guys, before I even started my channel, I first gathered up my thoughts on what kind of videos to upload and one of the first things that came to my mind is doing monthly favorite vids. But at the time, since wala pa naman akong subscribers noon, naisip ko, sino naman yung makakanood tsaka yung makaka-appreciate ng monthly favorite videos ko. And now that I have you guys watching, I think that it's finally time to upload one. So if you want to know my favorite things for the month of April, please keep on watching. So my first favorite is this Mont Luxury Perfume Soap in the scent Allure. And actually guys, nabili ko to mismo kay Ate Anakay nung Vloggers United 12 event nung 3 to 4 months ago sa World Trade Center. And siya mismo yung nagbenta nito sa akin guys. So shoutout sa lahat ng fans ni Ate Ana dyan kasi sobrang fan din ako. I've been watching her video since last year pa and nakaka-addict talaga yung mga vlogs niya. Tapos guys, itong Mont, si Ate Ana din yung brand ambassadress nito and I believe itong Allure yung kanilang latest na scent. Sobrang bango ng sabon na to guys, as in ito yata yung pinakamabangong sabon na naamoy ko so far. And pag ginagamit ko to, sobrang aromatic niya kasi hindi na ako nagpe-perfume. Alam ng mga kaibigan ko yan kasi pinapaamoy ko sa kanil to and agree sila na sobrang bango. Tapos sila mami din na-appreciate nila yung scent nito kaya sobrang okay na okay siya. Nakalimutan ko kung magkano ko siya nabili pero tatry kong hanapin tapos lalagay ko na lang sa description box kung magkano yung price niya tsaka kung saan nyo siya pwedeng makuha. And according dito, meron din siyang intense whitening solution so sobrang okay niya sa mga gustong magpaputi. So dahil summer na nga, these next products that I will be showing you ay sobrang essential para sa akin. First is this Belo Sun Expert Face Cover with SPF 40 PA++++. And sobrang gusto ko to guys kasi ito yung favorite ko na sunscreen na nilalagay sa mukha kasi hindi siya malagkit. Ayoko kasi nung malagkit kapag sa mukha kasi mainit na nga, feeling ko lalo pang umiinit. Kaya sobrang okay niya kasi non-sticky siya, non-comedogenic, anti-aging, and paraben-free. So sobrang favorite ko to guys. So this next product is also from the brand Belo and this is the Belo Sun Expert Transparent Mist with SPF 50 PA++++. I've been using this product for almost 1 year na and sobrang gusto ko to kasi nga mist form siya, hindi siya yung parang lotion na mga sunblock and kapag kasi lotion type, medyo malagkit siya and ayoko nga nang malagkit kasi parang mas nakakadagdag sa init. So ito talaga yung ginagamit ko parati and ang maganda sa kanya guys, non-sticky siya, quick drying, self-protectant, and hypoallergenic. And yung isa pang gusto ko sa kanya, broad yung spectrum niya, hindi lang UVA lights yung may iwasan natin, pati yung UVB lights. And lastly, this Beach Hot Lotion Sunblock with 100++ SPF. And guys, hindi ko to ginagamit everyday. Ang ginagamit ko for everyday use ay yung Sun Expert na Transparent Mist kanina ng Belo. Ito ginagamit ko pag magsuswimming, kapag pupunta ng beach, maglalakad sa araw. And sobrang nice nito guys kasi kahit lotion type siya, hindi siya greasy. It's non-greasy, it's uber sweat-proof and waterproof, and it's also quick drying. My next favorite is this Body Shop Fijian Water Lotus and last month ko lang na-discover to guys kasi hindi ko ginagamit yung favorite na perfume ko which is this DNG na light blue kasi sobrang mahal niya and ayoko siyang maubos agad kaya ang ginagamit ko for everyday use dati ay perfume from the brand Memo and hindi ko na siya mahanap kaya nagtry ako maghanap ng perfume na medyo mura lang. Ito guys, wala pa tong 1,000, parang 980 yata siya. And ito yung ginagamit ko ngayon for everyday use and sobrang bango niya guys. Yung scent niya para siyang fruity na merong parang hint ng flowers. Pero hindi siya super sweet to the point na amoy pang babae na. Ayoko kasi sa perfume guys nung sobrang musky. Kasi parang ako mismo natatapangan and want more yung mga tao sa paligid ko. Kaya gusto ko yung mga scents na kagaya nito. So my next favorite is a beverage from Starbucks and this is Noah's Creative Juices. Isa lang to sa mga flavor niya guys and natikman ko na rin yung iba. Yung favorite ko so far is yung kulay green, yung merong kiwi and sobrang gusto ko kasi yung mga natural juices guys. Hindi ako fan ng mga artificial flavors and I don't remember kung naisama ko yun sa vlog pero kaya ko to na-discover guys. Nag-uwi si Ben dito one time sa bahay, yung kiwi flavor yun and sobrang nagustuhan and naging favorite ko na siya after ko yun matry. Next is my very own recipe of banana bread with Hershey's chocolate chips.
And ginawa ko to guys nung Holy Week, kung napanood nyo yung Easter vlog ko, sobrang nagustuhan ko to. Hindi lang ako actually, pati si Mami, si Daddy, siya, si Ben, sobrang na-addict sila dito and naubos namin yung dalawang trays na ginawa ko. Actually, gumawa ako ulit last week and ito na yun, ito na lang yung natira. Sobrang gusto namin siya and definitely gagawin ko to ng maraming beses pa. If you're interested sa recipe nito and kung gusto nyo siyang i-recreate, ilalagay ko na lang yung recipe niya down in the description box, so be sure to check it out. My next favorite is this Apple leather case na kung maaalala nyo, nabili ko to sa Subic nung nagpunta kami ng Inflatable Island. And sobrang gusto ko siya kahit sobrang pricey niya kasi leather siya and brown siya. Sobrang addict ko sa brown. Kung napapansin nyo, brown din yung isang shade ng stripes ng room ko. And addicted talaga ako sa color na brown guys. And leather pa to. And akala ko talaga nung una, sobrang fragile niya. Pero nung nagkaroon siya ng mga scratches, nawawala siya over time. Tapos yung scratches, parang nagiging textured pa siya. And sobrang gumaganda pa siya lalo. So para sa akin, kahit price ito, worth it siya. Next is these card holders na nabili ko sa SM Department Store and sobrang cute nila and sobrang napadali talaga nila yung buhay ko kasi sobrang ayos na ng mga cords dito sa bahay, yung earphones ko, laptop charger, phone charger and yung charger din ng battery ng camera. Sobrang nice nila pero feeling ko guys merong mas mura pa nito sa Divisoria kasi 60 pesos per 2 pieces yung bili ko dito, so ayun. So guys, yung next 3 favorite items na papakita ko sa inyo ay pinadala lang sa akin ni Miss Anne of Digital Frontier. So thank you Miss Anne if you're watching this. Thank you so much for sending me these items. First, we have the Lewis Luxury Charging Dock for iPhone. And natry ko na to guys, sobrang ganda ng charging dock. And based on my own experience, mas mabilis mag-full charge yung phone ko kapag ito yung gamit ko kesa yung original na charger na kasama niya. Next is this Jaguar Monster 10,050 mAh power bank and ito yung second power bank ko and compared dun sa isa ko which is from the brand Belkin, mas gusto ko to kasi ang ganda niya, it's white and ganun din naman yung ginagawa niya and feeling ko mas sturdy and mas matibay to. And lastly, I have this Audley Style Jump Series headphones and guys, considering its price point, sobrang nice nitong product na to. Kung ikukumpara ko siya dito sa aking Beats Mixer na nasa 13K and this Style Jump is about 1,000 plus lang, masasabi ko talaga na comparable yung dalawa. Not to mention na sobrang cute nito, it's color blue pero meron ibang shades. I think yung isa is light pink and yung isa naman is black. Sobrang gusto ko talaga to at lagi ko tong ginagamit kasi ang cute pa ng kulay niya. So Miss Anne, if you're watching, thank you so much po talaga. So guys, yung last 2 favorite items na ipapakita ko sa inyo ay both from the brand Nike. Actually, nabili ko sila nung nag-outlet sale nung Labor Day sa NLEX. And first, we have this Benassi Swoosh. And guys, sobrang ganda niya. It's black and sobrang comfortable niya sa paa. Kasi kapag lalabas lang ako para magpa-car wash or may bibilin lang ako sa mall, mas gusto ko na mag-slides lang and sobrang perfect talaga nito para sa akin. And the original price is 1,600 and nakuha ko lang sila ng 1,275. And for my last favorite, we have the 2016 Nike Air Max and sobrang ganda nila guys. Nakuha ko lang sila ng half the price kasi yung original price ito is 10,500 and nabili ko lang sila ng 5,200. So guys, that is it for today's video. I hope you enjoyed this and if you do, don't forget to hit the thumbs up button and subscribe to my channel. Also, comment down below the videos that you want to see next and we'll try to do all that. Thank you so much guys and see you on my next video. Bye!